humanap ng pagkakakitaan. At then, again, yung mga day-old na loans, yung mga yari ang nilalagyan ng... Magnegosyo sa bakuran. May seed dyan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosenda So, at Doc Sosi De Leon. Agree. Magandang araw, ako po si Amy Puyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko ang ating napakagandang veterinaria, si Doctora Occidental. Hi, Doc! Hello, magandang araw Amy at magandang araw din muli sa ating mga taga-subaybay. Agree ako dyan. Doc, bakit parang ang blooming mo? Ako, thank you. Hindi pa nga ako gumagamit ng virgin coconut oil. Uumpisahan ko na nga sa susunod na araw. Ay, oo. Sabi ko, ang nabasa ko, talagang maganda din siyang beauty product eh. Iba, correct. Alam niyo po ba? Meron marami siyang claim. Yes po. Meron po ako na naalala na news before. Isa siyang beauty queen. Tapos pag nakita mo siya, hindi nagbago yung... Alam mo, di ba daw kasi syempre pag nag-age tayo, nagkakaroon tayo mga wrinkles, tayo ng mga kulubot sa mukha. Pero sa kanya, hindi siya nangyari. Ang ginagawa niya palang makeup remover ay coconut oil. Pwede. Gawin ko nga yan, Amy. Baka makahabol pa ako. Kinakabatak pala ng mukha. Pero actually, di ba ang coconut tree is a tree of life. Even before pa ng mga claims ng mga as nutraceutical product, lumaki naman na tayo na ginagawa na yun sa probinsya, di ba? Yung gatanang nyog, pamahid sa mga panghilot, sa buhok, sa mga sakit sa bala. Talagang much aware tayo bilang mga Pilipino. Di ba? Opo. No? Tsaka gusto ko po yung amoy ng niluluto na nyog. Pagkukunin yung latek, di ba, no? Gagawing pang-ibabaw sa mga kakanin, yung latek. Yes. And then yung oil, gagamitin na natin yun. Gagawin natin lotion or ano, treatment. Sa akin po, nung bata ako, ginagawa po ng mama ko, kukunin yung latek, ihahalo dun sa pagkain, and then yung oil, ihahalo dun sa buhok ko. Uy, effective yun. Naniniwala ako dun. Ako din lumaki sa ganyan, Amy. Probinsya din eh. And even naman dito sa rural areas, alam naman nila yan, hindi ba? Isa sa mga most vital function ng coconut oil. Yes po. At ito nga, Doc, kaya natin ito pinag-uusapan, itong mga coconut oil. And yes. Meron sa atin ng mga balita na pinopromote din po ng ating gobyerno ngayon ang paggamit ng virgin coconut oil bilang COVID essential. Ayan, dagdag kaalaman ngayong araw na to. Ano, excited na naman ako, I'm sure, 'di ba? At least ito talagang masasabi na bukod sa COVID, pati sa mga ibang karamdaman, masasabi nating effective. Yes. Last time po napag-usapan na natin yung luya, yung turmeric, yung calamansi juice. Ito nga magandang pang-boost ng immune system at syempre hindi natin huli ang virgin coconut oil. Kaya mamaya po pag-uusapan po natin yan. Meron tayong makakasama, Tubong Cayabas, Quezon. Ayan, medyo malayo sa atin. Malayo pa, malayo makakarating natin ngayon, Amy, ha? Makakarating tayong Cayabas. Opo, abangan po yan ang ating mga mananood. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Balik po ang Agree Ako Dyan. Doktora, ngayong araw, meron tayong makakasama. Ito yung bunga ng CocoFed. Ayan, nakakatuwa. Kasi alam ko marami tayong matututunan dito. Siya po ang scholarship grantee from 1978 to 1985 of the Philippine Coconut Producer Federation Incorporated or CocoFed. At siya din po ang CEO ng Green Life Coco Products Philippines Incorporated. Ngayong araw, kasama po natin si Sir Francisco Rubio. Hello, sir! Hello! Good morning, Amy! Magandang araw! Yes, magandang araw sa inyong dalawa. At first of all, Amy, magpapasalamat muna ako kay Mr. Francis Rubio for agreeing to be our guest for today's episode. At saka
Nakikinikinat ako na magiging marami uli ang followers ng episode na to dahil napaka-interesting ng kanyang business. So welcome my and pleasure, thank you. Doctora. Opo, salamat po sa inyo. It's my pleasure to be here sa programa nyo. Agree ako dyan. Yes. Ayan, diretso na tayo. Opo. Docs, ito kasi sabi nila, ang ating mga virgin coconut oil ngayon ay essential pagdating po sa COVID, no? Ito isa sa mga, actually, yes, kinuha natin itong topic na to kasi panglaban po ng COVID, kumbaga pampalakas ng immune system. So ngayon po, gusto kong talungin si Sir Francisco Rubio, ano po ba ang virgin coconut oil? Oh, ang virgin coconut oil po, ito yung natural na oil na coconut natin, nasa coconut natin. Actually po, ang coconut natin has 14% oil pag matured po siya. So, ang alam natin na coconut oil ay yung galing sa copra. So, dumaan na po yun sa artificial na pagpaprocess. Yung kulay dilaw. Ang ating virgin coconut oil po ay kulay, walang kulay. Colorless, odorless, at tasteless na oil galing sa coconut. Kaya sinabing virgin coconut oil, ito may dumaan sa proseso na hindi na adulterate. Kumbaga man hindi nagahasa, kaya virgin. So, siya po ay hindi adulterated. So, dapat natural mong kinuha yung oil sa coconut na hindi mo ginamitan ng chemical, ng heating, too much heating, at saka ng proseso na masisira yung natural properties ng oil. Yun po yung definition noon. Pero mayroon po tayong Philippine National Standard na sinusunod para masabi na pasok nga sa standard yung virgin coconut oil natin. So, Francis, medyo technical po yun, pero... Yes, Francis, technical, pero hopefully makafollow kami ni Amy at saka ating mga taga-subaybay. Opo, dapat po natin pero, maintindihan ito. Ako naman, virgin coconut oil, virgin-minded kasi ako when it comes to coconut coconut oil processing. Pwede bang kwentuhan mo kami ni Amy nang magmula sa puno ng nyog, sa pagkapitas, ilang araw din dry up para maging copra, tapos pinaprocess. Yung mga medyo... Meron pong dalawang pamamaraan tayo para iproseso ang nyog papunta sa oil. Kasi alam naman po ninyo yung coconut, yan po, diversified product po yan eh. Yung isang nyog, makakagawa tayo ng mahigit na 1,000 produkto. Wow. Sa coconut. Pero sa bunga, yung pagkain, siguro kami po nakagawa na ng halos na mga kulang-kulang 100 produkto. Pero pag-usapan po natin yung oil lamang, yung oil. Dalawa pong pamamara para kumuha ng oil sa coconut. Ang unang alam natin yung pamamaraang traditional, yung copra. Mga mayigit na hong 100 taong tinuro sa atin yung paggagawa ng copra. Mukhang yun na alam ko eh. Yan po ang dahilan kaya yung coconut farmers ay hindi naunlad. Kasi yung copra po ay low value. So, ang gawa po, paliwanag ko lang po na mabilis yung copra. Ang copra po, yung farmers natin, dahil wala naman silang mga pamamaraan teknolohiya para i-process agad yung ang ginagawa po, gumagawa sila ng copra. Ang nagpa-process po yung mga oil mill. So, yung copra ngayon, tinuyo po yun na laman ng niyog. So, tinuyo nila, in-stack nila, kaya kung inamag yun, nagdumi, in-stack nila sa kanilang mga bukid-bukid. Tapos, binili ng mga trader, bago dalhin sa oil mill, pinaparisikada nila. So, parang inaamag yun, bago dadalhin sa mga oil mill. Pagdating sa oil mill, i-mill nila yun. I-expeller po yung kukunin yung oil. Sa copra po, 22% ng niyog ang nagiging copra. At doon sa 22% na yon, pag dumaan sa oil milling po yon, makukuha natin 60% ng oil. So pag copra po, dalawa lang pong produkto ang makukuha mo dyan, main product pag may oil mill ka. Yung crude coconut oil, at saka yung palyat na pamakain sa ating baboy, copra cake, yung kung brown, kulay black minsan, nilalawak natin sa feed ingredient. Tapos yung crude oil, yung po naman ay pupunta sa refinery para gawing coconut oil. Ang tawag refined coconut oil, RBD. Tapos kung yung iba gagawin sa cosmetic, sa industry, saan sana pupunta, gagawing sabon, yung iba. Yung iba naman, ginagawa nilang CME, yung biodiesel. Biodiesel, yes. Yun. Marami pong
gamit yan, yung coconut oil na yan na kulay dilaw, crude coconut oil. Yan po ang traditional product. Ang Pilipinas po, number one exporter ng CNO, crude coconut oil. Pero yan po ay low value. Yan pong produktong yan, kahit na tayo, mababa po ang halaga niyan. Yung coconut oil. Kaya yan po ay lumalaban 2-2 sa palm oil. Kasi magkapare sila ang gamit, yung palm oil. Okay. Yung po yung traditional na paggawa ng coconut oil. Yan po yung 80% ng industry natin. Yung oil milling industry. Yan ang negosyo ng malalaking kumpanya dito ng sa oil milling, IIF, Cargill at iba't iba pang oil milling company. Sila nagko-control ng crude coconut oil. Kaya dito lang sa amin sa Lucena City, pero kami ditong 22 oil mill. Wow. So lahat ng mga niyog sa mga bukid-bukid nagiging copra ginagawa sa oil mill. Ngayon, pero pag-usapan po natin yung yes, yon nabanggit mo. Virgin coconut oil naman, virgin coconut oil. Sa dalawang sistema, ito yung second na sistema. Ito pong pangalawang sistema. Ito pong virgin coconut oil kasama sa emerging product. Ibig sabihin, bago lang po siya. Lumabas lang. Nagsimula po kami magawa. Wala pa po nung una. Before 2020, wala pa, hindi pa kilala ang virgin coconut oil. Nagkapangalan lang yan na virgin coconut oil 2001. Marami nagkiklaim na sila nag-invento niyan. So, mga ganun naman, yes, natukuyan yes ko yan dahil mayroong Amerikano naghahanap sa amin ng oil, yung daw pwedeng inumin. Alam naman natin ang oil hindi naiinom. Pwedeng inumin. So nagsimula na yung virgin coconut oil. Nakialam na yung gobyerno natin para kami yung i-develop. I-develop. So, nagkumawa ng standard. So nagkaroon na standard ng 2005. Kung papaano matatawag matagal din na 2001 na discover, 2005 na set up yung standard at saka yung processing standard. So yung 2005 standard na yun, pinagtulong-tulungan yun ng gobyerno namin, ng private sector, para ma-define at magkaroon ng Philippine National Standard for Virgin Coconut Oil. So nakapalo po doon yung moisture content, yung kulay, paano mo ipinrase, yung fatty acid, iodine value, kasama po yung mga microbial. At the same time, para maka-adapt sa international standard. At the same time, para maka-adapt sa international. Kasi yung mga Asian country na gumagawa ng coconut, gumagawa na rin. So mayroon silang international standard na. Pero tayo, nauna-una naman tayo. Tayo ay isa sa mga major player. Ngayon ba mga panahon tan na to, masasabi mo pa rin na ang Pilipinas ay major player ng coconut oil? Ako, major player po. Ang kalaban po natin na bansa diyan, Indonesia, India, tayo sa Pilipinas. So tayo po yung tatlong yan ang naglalaban in terms of production, in terms of technology, in terms of land area, at saka yung industry mismo. Pero ang Thailand po, lumalaban sila in terms of marketing. So, kaya yung mga Thailand brand ang nangunguna sa international market. So, okay, balik po tayo. Sige. Hindi, bigla ako napunta sa... process. Mamaya may tanong ako. Hindi naman po ako perfecto dyan. Marami kami mga kasama. They have more knowledgeable than me. Pero pagdating po sa process, medyo marami na po akong alam. Kasi halos magsasampun taon na ho kaming nag-experimento ng paggagawa ng virgin coconut oil. So ang virgin coconut oil po, nung lumabas yung standard, wala pa kaming standard. Kanya-kanya kaming gawa. So meron kaming traditional. So nung una po, 7 ang paraan ng paggagawa ng virgin coconut oil nung magsimula yung standard. Mayroong tinatawag na fermentation, may fermentation iniinit, mayroong hindi iniinit, mayroong traditional process, mayroong pinipreserve, mayroong enzymatic, mayroong dry process na naging commercialized ngayon. So, excuse, Francis. So, you mean to say, yan yung mga parang Pilipino invention yan, paraan. Paraan ang paggagawa ng pagkakaroon. Nagkaroon ng government intervention, kaya medyo... Pero wala pong iisang proseso ang paggagawa ng virgin coconut oil. More than one. Walang perfect. Sa ngayon po, ang commercialized na ginagamit ay 3. Commercialized. Okay. Ngayon po, yung dry process method, na ginagawa ng malalaking company, na desiccated company, dry pass ang tawag doon.
yung pong laman ng niyog tinutuyo, parang copra din, pero malinis yun, tinutuyo, magiging desiccated, tapos pipigain nila. Paglabas nun, ay virgin coconut oil din. Dry so, process method. Kami, ano kami po, traditionally, ang ginawa namin, fermentation. Eh, kasi yan ang pwedeng gawin na magsasakay. Yung kakayo din ng niyog, gagatain, pagkatapos ipiferment. Ang tawag ng mga magulang natin, kung kay taga Quezon, yung nagpapatining. Oh, pero okay, ginagawa namin yung pagpapatining na yan sa maiksing paraan at malinis na paraan. Yan ang tawag doon, fermentation. Pwede mong lutuin, pero pwedeng hindi. Pag hindi mo niluto, ang tawag namin, absolute linuhit method. Pagka niluto mo, traditional method. Yung fermentation ho yun, para makuha mo yung langis. Kasi hindi naman nalutang po yun eh, sa gata, pagka na-ferment o napanis. Yung ginagawa namin ngayon, na popular na rin, ay centrifuge method. Centrifuge. Yung gata, ipapasok sa makina. I-separate ng makina yung coconut cream, yung milk. May number of centrifuges inside. Opo, kasi ang composition ng ating gata, coconut milk cream, ay tubig, milk, oil, and gum. And some other nutrients and protein na naandun sa milk. Kaya pag yung milk ay pinanggata mo sa pagkain, compound yon. So matamis-tamis na, di ba, pag ma-oily. So ang ginawa namin, dahil compound siya, isineparate namin siya sa pamagitan ng intervention ng machine, separator, pero walang init. Doon sa milk po kasi ngayon, ang oil noon around, kasi yung nyog, ang milk doon mga, ang kernel 40%, ang milk doon 27%. So, ang fat content ng milk, mga 32%. Ibig sabihin yung oil doon. Ngayon, Francis, yun ang sinisiparate namin, hinihiwalay yun namin para maging virgin oil. Francis, nabanggit mo kanina na merong out of the more than 7 na sistema and then nagkaroon ng government intervention. Ngayon, tatlo yung sistema tatlo ng... Tatlo yung commercialized po, commercialized. So, isa yung centrifuge, isa yung fermentation, centrifuge. At saka ano yung desiccated, yung dry process method. Yun. So, ano yung pinaka-common and ano yung sistema ng factory nyo? Kami po ay, dalawang kategory po yan, isang wet and dry process. Ibig sabihin ng dry process, gumamit ng init. Yung okay, wet method, hindi gumamit ng init, galing sa gata. Mm-hmm. So, kami naroon sa wet method. Yun yung no-heat. Ibig sabihin, no-heat, walang ginamitan ng init. Yung oil, yung piniga namin yun, pagkapiga, may gata, tapos yun, siniparit namin yung oil. Yun yung naroon kami sa kategoring yun. Yun naman yung desiccated? Yung desiccated, yun naman ay hindi na piniga ang nyog. Tinuyo yung laman, ginawang desiccated, tapos piniga nila yung oil. In-expeller nila, lumabas yung oil. Kaya may coconut flour tayo, kasi ang byproduct niya, coconut flour. Wow. Oh, kaya yung ang nagawa po niya yung malalaking company. Kaya kasi mahal ang machine noon, yung dating company na nagdedicated diyan sa Candelaria, apat sila diyan na malalaking company. Yan ang gumagawa ng virgin coconut oil na dry process. So magkaiba po yung lasa niya kaysa sa ano. Nabanggit mo kanina nung nagsisimula tayo, ano ang coconut ay nakakapag-produce ng 1,000 kind of products ba o 100? 1,000 kind of products. 1,000 kind of products. Pero ang talagang pinaka-maximum potential niya ay yung para maging herbal or medication, preventive medication. Diba? Pagdating po sa oil, na yung pinuproduce nga ng oil. Yun. Opo. Sa oil po kasi yan ay raw material in so many food and pharmaceutical, nutraceutical ingredients. Yes. Yung oil. Kaya I po, agree. Marami po yung parang raw material po yan eh. Mm-mm. Kaya po maraming magagawa. Ay, oil lang ho yan. Pira pa yung milk, pira pa yung kernel, o yung sapal, yung sinasabi ko, coconut flour. Na magagamit pa rin, oo. Opo. Eh, pira so, walang sayang. Opo. Pira pa ho yung non-food product. Yung non-food product, hindi po galing doon sa laman, doon sa baho, doon sa bunot, doon sa katawan. So marami pa hong mga produkto na pwede nating makuha sa nyo. Pero dahil ngayon ay
sikat ang virgin coconut oil sa oil. Doon tayo so, naka-focus. Yeah. Kailangan malaman ng ating mamamayan ng mga consumer paano ba ginagawa itong virgin coconut oil. Yes, at alin ba yes. yung mas maganda sa health natin. At kung ang application natin ay supplement o medication, siyempre, kailangan mapatunayan natin ito na ito nga talaga ay may basis sa science na ay, mga scientific explanation. Scientific explanation. Kasi po ito naman coconut oil, ito naman po hindi gamot eh. Ito pagkain po ito. Mm-hmm. Itong coconut oil, kaya itong virgin coconut oil, sa iniinom lang ninyo eh. Ito sa totoo lang, ito po ay panluto. Pagkain. Okay. Pagkain po eh. Ba tayo magluluto ng ibang oil? Ng palm oil. Bullshit oil ang tawag ng Malaysian dyan. Sorry sa Malaysian. O, kasi palm oil yan eh. Competitor, kaya Amy. Kaya tinatampak ito yan eh. May pumunta rito ng Malaysia, naghahanap ng coconut. Sabi ko, dami sa inyong oil. Our oil is bullshit oil. Bakit tayo bili ng bili ng oil ng iba? Ay tayo na may maraming mas premium oil. It is much better than olive oil. Itong virgin coconut oil. Sir, kasi may nakita ko dun sa product nyo na culinary virgin coconut oil. Ito bang culinary virgin coconut oil ay iba pa po sa virgin coconut oil? Ay, virgin coconut oil din po yun. Kaya sabi namin, i-apply natin sa panluto. Kasi kaya ayaw ipanluto ng mga Pilipino yung virgin coconut oil dahil may lasa, nalalasa sa pagkain. May langhap. So, mayroon bang aroma? Oo. Kasi nga, hindi naman natin inalis yung aroma eh. So, ang ginawa namin, gumawa kami ng virgin oil na walang lasa. Kasi wala naman talagang lasa. Para maging para consumer's product na everyday. Yes, oo. So, meron na kayong ganun ngayon, ano? Opo, matagal na po. Eh, mas malaki ang market niyan, Francis. Oo, ang problema lang po, Doktora. Consumers yan eh. Nahihirapan pa kami mag-process, pero mumura. Kasi pag ginawa mong pagkain, salip na maibig kailangan. Na mahal, ay mura. Yes. Kasi consumers kailangan maging samantalang competitive. Samantalang kung virgin oil ay mahal. As is. Kasi supplement siya. Supplement yung application. Kaya ngayon hindi maintindihan ng tao, pero pares din po siyang virgin oil. Ang hinahanap natin yung characteristic ng virgin coconut oil, naroon din po siya. Sige, ituloy mo na yung processing na ko. Process po. Okay, ganito po ha. Sorry, Amy. Hindi ko na po ipapaliwanag ng detalye yung process na hindi namin ginagawa. Yung pong aming ginagawa. So, dalawa po ang process na ginagawa namin. Isang fermentation, isang centrifuge. Yung fermentation, ang gumagawa yung mga tie-up farmers namin na tinuruan namin sa rural community. Ina-credit namin sila para gumawa ng fermentation kasi hindi sila makakagawa ng centrifuge kasi wala silang machine. Ang machine lang nila, kayuran at gataan. Kaya sila po ang gumagawa ng fermentation. Pero yun po ang traditional virgin coconut oil na unang-una nating ginamit. So maganda ho sa balat, maganda sa mga sugat-sugat, marami sa buho, maganda po siya. Ito naman pong bago namin proseso na inimbento namin, hindi naman inimbento, natuklasan namin. Discovery namin na pwede pala nating ihiwalay yung oil sa pamamagitan naturally, walang init so brain, ng machine. So brainchild nyo pala yan, ha? Ng kumpanya nyo. Opo. Hindi naman po. Meron pa rin sigurong iba. Pero sabi siyempre, kakaunti pang nagawa nito nung una eh. Pinag-aralan namin, paano ba makakagawa ng virgin coconut oil sa natural mong ihiwalay immediately the oil within the day na hindi masisira yung characteristic niya. So yun, natuklasan namin, centrifuge process pala pwede. Alam mo kasi ang centrifuge, yan ay separator, ma'am, doktora. Yung milk na magkaibang density, yung liquid na magkaibang density, pwede mo palang ihiwala yan through centrifuge machine. Yung centrifuge machine, hindi naman yung sa virgin oil. Yung centrifuge machine para sa gamit yan ng mga barko, ng mga ibang, basta lahat ng liquid na inihiwala, yan ang gamit. Yung centrifuge, pag magkaiba sila ng density. Sa chemistry. Opo. Mayroong separator dish yan eh. Dish. Dalawang klase ang gamit namin separator. Yung dish centrifuge, saka yung tubular. Yung naman tubular, ang function naman noon, i-separate mo rin yung dalawang liquid na mag
katulad halos, pero magkaiba din ang density characteristics. Katulad ng dugo, ay pag pula at saka puti, di ba magkaibang dugo yun? Para hiwalayin mo yun, gagamit ka ng high-speed tubular separator. Yung machine namin isa ay pharmaceutical machine, hindi naman sa oil, pero nagkaigi sa oil. So yan ang mga ano nyo, ang kasama, mga investment nyo yan. Opo, mga technology na paano ba mag-iisip. Kasi pag hindi ka mag-iisip, oh, ay hindi po ma-advance yung kasi hindi naman tayo inventor ng machine. So okay, lahat ng machine is already invented. Kaya nga... Gagamitin na lang natin. Gagamitin na lang, pero i-apply mo lang doon sa sitwasyon mo, sa produkto mo kung pwede. Kaya naman tayo, gaya-gaya naman tayo eh. So, nagkaigi po yung aming machine at na-separate namin yung oil. Ang tawag natin yung sa process, centrifuge separator machine. Gagatayin lang po yung niyog. Ganito po yung simula. Yung niyog, matured coconut. Siguraduhin natin matured at fresh sa riwa. Pwede po natin tanggalan ng baho. Pwede kaya kayo din na mismo. Pag tinanggalan ng baho, lalabas yung kernel, yung laman. Mm-hmm. Yes. Ang gagawin po namin, isisirid namin, dudurugin namin yun, pinumpino. Tapos gagatain, ang tawag namin sa gataan, milk extractor. Pagkagata, nakuha namin yung milk. So, mayroong sapal, ihiwalay, saka yung milk. Yung milk na yon dadaan sa separator. Pagdaan sa separator, ihiwalay niya yung tubig. At saka, yung tawag namin sa tubig na yon na hindi yung tubig, milk. Coconut milk, doktora. Alam mo ba, yung coconut milk na yan, napakalala sa ibang bansa, yung gata, wala ng oil. Kaya tayo kasi ayaw uminom ng gata, doktora, dahil nagbubururos tayo. Yes, oil. Maraming oil. At saka mahanglay, 32% ang pat doon. Mm-hmm. Kung gagawin ng ibang company para magbenta ng coconut milk, i-dilute, lalagyan ng tubig para yung pat content na 32 maging 5, 6, or 7. Tutubigan ulit. So, coconut milk na yon. Sa atin, yung coconut milk natin, hindi natin tinubigan. Natural yung tubig doon kasi kinuha natin yung oil. So, yung milk na yon, napaka naturally matamis, masarap ang lasa, doktora, mas masarap sa gatas ng kalabaw at baka. Parang gatas talaga. Kaya yan ang sagot sa malnutrition natin. Yes, oo. Oo, dahil kulang tayo sa mataas ang nutrient contents. Kumpara sa nutrient content po para ding it is a complete meal, vegan meal kasi galing sa coconut, hindi galing sa hayop, hindi siya GMO, kaya maganda po ito, may potential po itong milk. Ngayon tinatapon ho namin yan, mamaya kasagutin ko ba tinatapon. So ang kinukuha lang namin yung oil. Pag nakuha na yung oil, ang byproduct po niya yung milk, yung latik, yung cream, tawag namin cream. Di ba pag nagluto tayo may latik? Oo. Meron din kaming cream, parang gamyo, malapot. Oo. May product namin yon. Yung kulay brown. Tapos, saka namin makukuha yung purong-purong coconut oil. Yun ang virgin oil. Raw pa yun, raw. May ilang percent yun, Francis? Ilang percent lalabas? Sa milk po ay 32 to 35%. Pero sa nyog, pag buo pa, kasama pa ang bao, ang maximum po noon na content ay 12 to 14. Pero ang aming po nakukuha lang hanggang 9%. Oh, 10%. Nasa sapal yung iba, nasa cream yung iba. Kaya po mahal ang virgin oil, hindi katulad ng kopra. Hindi namin na-maximize yung pag-extract ng 10%. Ng oil. Kasi hindi tapos kami dun sa 10%, mga 30% lang yung magiging end product. Opo. While sa ano, copra method, makukuha mo po lahat yun. Kasi gumagamit ka ng heating. Dito sa virgin oil po, hindi ka gumagamit ng heating. Natural yun sa iyo. Kaya may oil content pa yung sapal mo, may oil content pa yung cream mo, nandun yung iba. Kaya nakukuha lang namin 8 to 9%. Magaling na yung 9%. Mataas na. Okay. Kaya ako mababa yung recovery. So, yun po yung method, yung paraan. So, wala akong slide niyan. Pero, kung makikita nyo paano gagawin yan, within a day, mayroon kaming virgin oil. Hindi ko natatapos yung maghapon, may virgin oil kami. Na masarap. Mayroon din kaming milk na masarap. Kaya lang yung pong milk, madaling masira po yun. Yun yung method. So, yung expiration, mabilis eh, no? Nang
ng virgin coconut oil. No, nung ano po, yung milk. Yung virgin coconut oil po, para matagal. Ito tumagal, 2% or more. Kailangan po mawalan to ng tubig. Kaya yung lalabas to ay raw. Oo. Ang challenge sa amin ngayon, paano namin aalsan ng tubig? Ang standard po natin, 1% ang tubig. 0.1%, doktora. Meaning, hindi mo na rito, itong virgin oil na ito dapat para hindi masira at ang shelf life ay 2 years pataas, walang tubig. So, hindi mo naman ma 100% na zero. Ang dati ay standard 0.2, pero hindi ho naabot ng 2 years. So, ginawa ho namin 1%. Yan, kaya kami gumamit ng special machine para tanggalan to ng tubig. Mm-hmm. So, hindi kayo gumamit ng mga antioxidant? Ang iba pong pamamaraan ay heat. So, kami po hindi heating kasi nga virgin nyo eh. Mm-hmm. The challenge is to remove the moisture content up to 0.1% without using heating. Mm-hmm. So, ginamit namin dito, yun nga, tubular separator machine. Tapos, we go degassing yung vacuum. Ginamitan namin ng vacuum dryer para matanggal yung tubig pa na natitira dito. So, sir, gaano katagal po ang tinatagal na inyong virgin coconut oil? Hanggang 2 years po siya ang shelf life. Pero yung virgin coconut oil po, kahit po lumampas ng 2 years, hindi pa rin okay pa, natin. Yes. May grace period pa. Yung storage mo. Pag maganda yung storage mo. Kasi wala naman siyang tubig eh. Masisira po ito pag na-contaminate lang ng mga environment, na dumihan. Pero hindi po ito nasisira basta. Ang ating pong coconut oil ay resistant sa oxidation pag virgin oil. Kasi po may vitamin E content ito eh. Ibig sabihin hindi siya naanta. Resistant siya sa oxidation. Lalo pag hindi siya niluto. Opo, puputuloy ko muna ang ating usapan. Kailangan po nating mag-break. Pero sa ating pagbabalik, sir, pag-usapan po natin yung health benefits sa virgin coconut oil sa kayo iba pang produkto na ino-offer po ng Green Life. Ayan, dahil nga sabi natin, Green Life Coconut Products. Ayan. So, puputuloy ko po muna. Antabayanan niyo po kami sa aming pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Kanina ka pinag-uusapan natin, Doc, yung pag-process ng Green Life coconut products sa BCO nila. So ngayon po, ano po ba yung mga health benefits? Saka, magkano na ba ang presyuhan ng virgin coconut oil? Okay, salamat Emmy, doktora. Medyo sikat na po ngayon yung virgin coconut oil. Dati po, problema namin kung paano namin ipakilala at gamitin itong virgin coconut oil. Ano? Kasi ang nakaka-appreciate po ay hindi yung mga Pilipino. Eh. Nung una, ang market namin, nagbibenta pa kami dun sa mga taga-ibang lahi. Kasi sila na-appreciate nila foreigners. Yung alagahan ng virgin coconut oil. Ano po, medyo tayo natagalan. Kasi para tulungan tayo ng ating gobyerno para i-appreciate ang kahalagahan nitong ating coconut product. So nauna pang maglusad ng mga libro yung mga iba. Mapera yung advocator po niya, si Dr. Dairit, saka yung kanyang tatay, Pondrado Dairit. Mm-hmm. Sila talaga ang mga prominenting mga scientific doktor na nagpo-promote at nagre-research, nagsasaliksik kung ano talaga yung health benefits ng virgin coconut oil. Wala pa ang pandemic. Mm-mm. So, nung pong wala pa ang pandemic, hindi po namin pa, hindi pa natin na-appreciate yung kahalagaan nito. Pero marami na pong libro na lumabas at research na na-publish tungkol sa health benefit ng virgin coconut oil. Ang ibig mong sabihin eh, dahil din sa pandemic, mas nagkaroon ng awareness ang mga Pilipino opo, sa pandemic. Salamat sa pandemic. Sorry. Pero, no, pero para ako, pong, para yes, pong yun ang positive doon. Nabanggit mo kanina ang discovery niya way back 2001 eh. Parang ako naalala ko 2010, bumibili-bili na kami that, yan eh. Older than that. Alam niyo po, one teaspoon per day, per every morning. Kung titingnan ninyo yung research center sa coconut sa Colorado, Canada, United States, meron sila doon eh, yung kanilang prominent, ano doon, si Dr. Bruce Pipe. Marami siyang research doon at saka marami siyang pinablis na libro. Ang author, Dr. Bruce Pipe.
ang mga kilalang librong inutor niya yung The Health Benefit, the Healing Miracle of Coconut Oil. Tapos mayroon siyang Coconut Cure. May iba't iba na ho. Hindi, siguro, it is more than 2 dozen of scientific book by Dr. Bruce Pipe. Ngayon, may lumabas pong isa pa yung tungkol sa Alzheimer by Dr. Mary Enig. Oh. And some other author, Dr. Cabara. Mga maraming scientifico. Sa atin naman pong counterpart na mga doktor na medyo na mas advocate nito, okay, ay si Dr. Fabian Dairet, si Dr. Toby. Yung kanyang tatay, nag-author po yun ng libro, The Dragon in Battle. The Dragon in Battle, ang title. So, okay, ang sinasabi niya doon, 80% of over-the-counter drug is just a battle of one virgin coconut oil. Ganon siya kabili ba? O ganon siya kabili. Sa claim ng 80%, ha? Tungkol sa AIDS virus. So, yung libro niya naroon sa isang chapter, paano nila tinrate yung AIDS ng virgin coconut. Nung una, AIDS ang sakit eh. Yung HIV. Yes. Okay. Na nagiging AIDS. So, meron doon publish Dr. Dairet. Tungkol how they treated the AIDS victim of virgin coconut oil. Meron ding akong nabasa about sa mata, about sa puso. Isipin mo yung isang chapter ng libro, ang tawag nila ay The New Weapon Against Heart Disease. Wow. Aha. So, diba, so hindi mga ordinary na sickness lang ang claim. Hindi po. Ako, mas ayaw malalim pa. Ayaw ko yung COVID eh. Kasi tayo excited sa COVID eh. Alam niyo po ba ang number one killer natin ngayon ay cardiovascular diseases? Yes, yes. At yan po ay sakit ng mayayamang bansa. Oo. Kung sino yung mayaman, pati dito sa atin, mataas na rin ang ngayon, percentage. Ay, mga sakit natin ay cardiovascular diseases, diabetes, din. Cancer. Yes. Lato ng degenerative diseases of modern time, which is not being cured by modern medicine, is being preventive by our natural coconut oil. Yun po yung ano ngayon eh, bakit pa ano pang mga medikasyon na narito, it is a God-given functional food. Ang ibig sabihin ko po ng functional food, complete, food highly nutritious, also a medicine. Medicinal. Let's eat our food in cure naturally by this functional food. So, wag nating i-claim kasi nagagalit yung FDA pag kini-claim na gamot yung BCO. Hindi raw ito gamot. sige. Oo, pero alam niyo naman po ang klase ng paggagamot, ano? Nutraceutical. Curative at saka preventive. Yes. Oh, hindi, kayo po yung doktor, ako hindi. Mm-hmm. Oo, ang ating orientation ng mga doktor, more on curative, not more on prevention. Kaya, pag so, nalala dito tayo na, sa prevention. Na, yes. Wala na, hindi na natin magamot yung cancer. Mm-hmm. Yung ating sakit sa puso, nangangating back na lang. But actually, this food is protecting us for this incurable diseases of modern time. Okay po, may mga libro po yan, marireset po na sa Google yan. Oh, kaya lang, hindi query tayo pagre-reset kasi mayroong against us, mayroong yes, pro us. Oh, kaya yung Amerika, yung isang sector doon, galit na galit sa coconut oil. Takot sila eh. Pero yung iba naman, baka back-up yun ng mga malalaking pharmaceutical companies. Kalaban ng, ang coconut oil natin, kalaban ng kanilang oil na pinuproduce. Kaya pagka ang article ay, ang naglabas ay, hana, yung ibang mga pro-soybean, negative na yun. Sabihin, insecure sila pagdating sa coconut politics, oil. Politics of, politics versus of oil. Politics of pero, trade. Opo, pero ang atin po, we have the unique kind of product which is coconut oil. Kahit na hindi virgin oil yan. No? Because ano ba yung nariyan sa virgin coconut oil kaya ito ay advanced or nakakagaling ng mga kagandaman. So, counting science po, counting ano. Okay, kasi go. Kasi virgin coconut oil na ito, yung coconut oil mismo, meron siyang fatty acid content. Pag ito'y pina-analyze mo,
yung fatty acid profile po nito, yung tinatawag yung C6, C8, C10, C12, C14, C18, etc. Ano po, hindi ko rin po maipaliwanag dahil di naman ako chemical engineer. Chemista. Kaya may lumabas na MCT. Mm-hmm. Yung ating medium chain triglyceride, MCT, ito po yung C8, C10, saka C12, medium chain. Yan po ang powerful antibiotic, antiviral, antitunggal. So, yung virus na COVID, viral po yun. Yung HIV viral, yung psoriasis virus, yung flu virus. So, lahat ng viral, dahil ito yung antiviral, it can be killed or mutate or controlled by lauric, which is 50% in this virgin coconut oil. Yung lauric po, C12, yun ang mas powerful antiviral component of coconut oil, lauric. Mm-hmm. Yan po'y kalahati. Wala pang ibang produkto na kalahati ang laman. Yung mother's milk natin, di ba yung mother's milk, kaya pag bagong anak ka, padidihin mo yung baby mo ng unang didi. Kung sa baboy, ganun din. Ang tawag doon, colostrum, di po ba, doktora? Mm-hmm. Kung di ako nagkakamali. Colostrum. Yun ay lauric. Lauric. Ay sa mother milk, mas mababa eh. Pero sa virgin coconut oil, ang ating actual analysis ay from 47 to 57% of this coconut oil is lauric. So, yung lauric na yon, when we ingested into our system, becomes monolaurine. O, sabi ng mga iba na expert yan. Pag kinain mo, magiging mono, i-convert ng katawan natin sa monolaurine, and your body has protection o magpapansyon siya para patayin niya yung mga virus, bacteria, and fungus inside your body. Kasi ang 70% naman ng sakit, gawaan yan eh, ng virus, ng bacteria, ng fungal, pag pumasok sa katawan. So, nagkukos ng sakit. So, makukontrol niya. Alam niyo po ba yung sakit sa puso? It is not caused by cholesterol. Mali ho yung tsuri ni Ansel Key na sabi ang pagkain daw natin ng matataba, kaya nagkaroon tayo ng sakit sa puso. That is wrong could tsuri. Could be wrong one tsuri of the many reasons. Yeah, yeah. Ang reason po niyan ay inflammation or hardening of our artery. Because when we are young, kung ano-ano pumasok sa katawan, nagkaroon na infection, nagkaroon na inflammation, nagkaroon ng build-up ng mga plaque dyan sa loob ng mga artery natin. So, pag lumapot ang dugo, nahihirapan na mag-pump ang ating puso, kaya nagkakaroon tayo ng sakit sa puso. Pag nagmara, stroke. Pag maliliit na ugat, aneurysm. Pag sa utak, Alzheimer. So, because we will not support our body with the distribution of proper oxygen in blood into our whole system. So, itong virgin oil po nito, lalo na yung C8, C10 yata yan, this will carry oxygen throughout our system and protect us from these viruses and bacteria. That's why this is more on prevention and even cure. Best claim sa ano, opo, sa prevention. Ngayon, virus, alam niya man po yung COVID virus na yan, ay 14 days lang yan eh. Pag pumasok sa ating katawan, kaya tayo mamamatay sa virus because we cannot fight on the viral load inside our body. Kahit anong virus. At mamamatay talaga tayo kasi hindi natin kaya ng immune system labanan yung viral load. Pero kung mamamatay yung ibang virus, di ba madali naman tayong umigil. Ito yung COVID na ito eh. Ang statistic natin, mga 1 to 2% lang ang namamatay. Yung may mga comorbidities. May mga, oo. O, di po ba? May mga conditions lahat talaga. Lahat nagsusurvive. Alam niyo po ba ano ako yung mga COVID? December 5. December 5, na-COVID po ako. Naku, na-victim ka pala niyan, ha? Oo, na-victima po ako ng COVID kasi hindi nga ako masyadong believe sa, ano eh, okay, expose ako. Aha, okay? Hindi ka masyadong nag-observe ng health protocol. 10 days lang, oh. 10 days lang, wala na. Hindi ako nakahawa. Anong ginawa mo pag, ano, pag-take ng BCO? Ay, ano dati po kasi hindi ako regular kasi panluto namin to eh. Uh-huh. So, hindi regular kasi ba't ka pa regular eh?
gamit namin sa pagluluto. Yes, lahat, yes. Lahat. Oh, oh, ako'y mga COVID, dahil ako'y nakumpay, napilitan ako mag-regular. Oo. So, within 10 days, wala na ho yung... Paano mo ginawa yung regular intake? Hindi, para kong itinatagay. Kutsara. Kutsara. Isang kutsara. May tagayan ako maliit. Yun ang iniinom ko. Umaga at gabi. Oo. Kaya ko pa tanghali. Oo. 10 days lang po yun. Ibig sabihin talaga, at lahat naman po ng pag-aaral na ginawa na natin, yung sa mga preso sa Cebu, sa Santa Rosa, lahat ng pag-aaral na ginawa ng ating DOST, ay na-back upan ng clinical trial. More on positive. Yeah. Ano, nagpapatunay na talagang nakatutulong sa COVID yung itong guardian ko pa na toil. Na-strengthen yung mga claims. At bukod doon, nalakas pa yung ating katawan. Ibig sabihin, kung tayo ay mahina, resistensya, lalakas. Lalong mapapaglabanan natin yung virus. So, sa tingin ko po, it is not just alternative eh. Kaya nga, wonder drug, miracle cure. Oo. Ito nga, sinachallenge ko nga sana yung ibang ano dito. Kasi po, pag virgin coco na toil natin ang gagamitin natin para alternative medicine. Kasi yung daw vaccine, alternative medicine, prevent sa COVID din, alternative din siya. Why our government push this product natin? Kasi wala naman tayong pambili talaga ng vaccine. Nagkakautang-utang na tayo. Ay pag ito ang ginawa natin, makatutulong sa coconut farmer. Makatutulong sa ekonomiya natin, makasave tayo ng dalang. Pero yung mga at saka po yung mga tao. Pero yung mga pronouncement mo ay very convincing, Francis. Palagay ko kapag napanood at i-share natin itong show na to, somehow malaki ang magiging ano natin, magiging rich natin na sa mga Pilipino. Sana ako po, convinced. In respect po naman sa mga nasa ating pamalan, actually si Kapsik Nograles, nag-meeting na kami, he's very optimistic in promoting pa. This. Yes, kesa sa ivermectin. Kasi alam mas naman maganda po nila, i-push to. Alam naman po nila yung kahalagahan na, sa gobyerno naman po, alam naman po nila. Kaya lang, siyempre, our government is, hindi po, siyempre, kasi because we want to, because kulang pa nga ako sa mga pag-aaral. Pero ang sa akin lang po, bakit yung boxing nga ay pinagbubuhusan ng pera? Bakit itong ating itong produkto na atin, bakit naman hindi natin bigyan ng chance? At saka kagandahan nito, doktora, safe ito. Walang side effect. Kaya yung iba kasi nating mga tao ay nagdadalawang isip magpabaksin. Ay because of the side effect. Ano? So, pero at ito, least na-mention mo na si Secretary Nograles nakipagpulong na sa iyo para sa we just had our Virgin Coconut Oil Association of the Philippines. Nagsumiting po kami nung linggo. Good. Ang presidente po namin dyan si Marco Reyes. So siya closely na so magiging advocate na rin ng IATF dyan. Ang IATF po. Ngayon, wish you good luck. They are pushing to promote the virgin coconut oil habang iniintay pa yung mga malalalim na pag-aaral. So, napakaganda ko. Pero in the meantime, may mga standing claim na yan na po pwede na lang din nilang, di ba, as an alternative protection. Opo, marami na po naman tayo mga testimonial, mga claim. At saka sa totoo lang po, marami na pong research study dito. Ang kailangan lang po natin, i-trial natin ito sa mga patient. So, doon medyo magastos daw yon. Kaya hindi pa talaga formally mag-carry ng ating Food and Drug Administration yung... Pero wait lang, registered na ba ang mga ilang produkto nyo sa FDA? Apo, registered. Mayroon po tayong LTO and CPR para sa... CPR. Oh, good, good. At yan po, isa naming internally nire-regulate ng aming association na dahil nga ito yung supplement, ay dapat po, bago tayo magbenta nito, ay kailangan mag-comply tayo sa government rules and regulation. Pero yun naman pong ibang gumagawa na wala pa nito, ito naman po'y food talaga. Pwede pa rin naman. Magluag-luag po sa food. Ano? Ibinta mong food na lang ito, huwag mong sabihin ito ay supplement. Wow. Yun naman ang ayaw ng FDA na kiklaim mo yung wala ka namang ebidensya. Kaya, this is a natural food. Wow. It is a natural food. Congratulations.
Congratulations and more power, Francis, sa ating advocacy sa BCO. Magkano po kayo ng bentahan po ng virgin coconut oil? Pardon, Ma'am Amy? Magkano po yung bentahan ng virgin coconut oil? Ah, opo. Sa dealer at saka sa retail. Virgin coconut oil po natin kasi sa pag-supplement, marami po tayong mga outlet dyan. Ang average price po, kasi ayaw kong magbitin din sa internis naman po sa ating mga ano. Yes, yes. Market, retail price. Ang 1 liter na ganito, 1,000 ml. Ang average selling price po nito sa SRP from 400 to 600. Oh, hindi ito po kalaki. Hindi rin naman, hindi na mahal. Mura na yun, 1 liter, 400. Ito pong ganito. Kahit 600. Ito pong 250 ml, 150 po ito to 190, mga ganyan. Oh, mura lang po, mura. Napakamura. Kasi, napakamura. Kung gusto po nyo mas mura pa, kasi may mga programa po kami para yung mga farmers na mahirap ay maging affordable. Kasi ang nangyayari, kami na ang nagawa, kami hindi makabili. Namamahalan. So meron kayong parang mga, may parang low grade pero effective just the same, gano'n. Ay, kaya po kasi ito na mahal, supplement nga. Kasi pag bumili ka nito at iinumin mo, bago mo ito maubos, baka hindi mo pa maubos isang buha kasi painumin mo. Pero ipag-inumin mo ito, ipang-gisa mo, ilagay mo sa pagkain, maubos ka agad. Pag bumili mo yung consumption, mumura hanapin kasi magiging commodity ito. Magiging pagkain kasi pagkapa, kontrolado na ho yan ang DTI. Pag-supplement po, ay kukunti ang nabili kaya dapat mahal. Saka yung marketing cost po, mahal. Yan isa sa mga problema. Pero pwede pang explore. Mahal, compliance mahal. Ito po yung organic. Halal. Certified. Ito nakakamahal pa po yun. Opo. At saka yung pero affordable pa rin. Affordable pa rin kumpara sa mga ibang mga expensive na imported medication. Ay, naupo naman. Alam niyo po ba, ito po yung mas mura sa olive oil. Exactly. Pag tingin kayo sa grocery kung magkano ang olive oil, mas mura po ito sa olive oil. Kung tutusin, kung ikaw ay middle class at ikaw ay health conscious, hindi ka nanghihinayang, sasabi mo, ito na lang bili mo, virgin tea, panluluto mo. Kasi mura lang. Push hindi natin mahal, yan. I-push natin yan. Mura lang po ito. Doktora, ini-encourage ko po kayo, ito na lang po yung gamitin yung panluto. Sige. Meron kang isang bagong customer, kami ni Amy. Salamat po. Good luck and more power. Sa amin, magdala lang kayo ng lalagyan. Ayos ah. Punta tayo sa Tayabas. Para makita nyo kung paano ginagawa. Sige. Napatid kong kanina na ang Green Life Coco product ay hindi lang nalilimit sa virgin coconut oil. Sir Francis, pwede ba kayong magbigay ng 5? Medyo kulang na tayo sa oras. Pero 5 na paborito mo sa iyong mga produkto. Opo. Actually po, bukod po rito sa produkto na virgin coconut oil na galing sa bunga, mayroon naman kaming galing sa coconut sap. Yung matamis na katas ng niyog. Ang alam nung una, ito ba? Ang produkto po niyan, unang-una, ito po coconut sugar. Huwag na po, yung lahat ng diabetic yan, kung kayo super diabetes. Mababa po ang glycemic index nito, 35 lang. Mm-hmm. So, at napakasarap ipang sugar. At hindi basta sweet ang inu-offer nito. Maraming mineral, vitamin, and amino acid na naandito. Kaya functional food din po ito. Coconut sugar po. Coconut sugar. So after ng BCO yung favorite niya eh. And then ang susunod, coconut sugar. Kami dito, vinegar po. Yung vinegar variant namin. Mga vinegar. Meron po kami dito ang coconut cider vinegar. Galing din po yun sa tiba. Pampare-juice. Meron po kayo. Lahat ng condiment. Meron po kaming condiment. Meron po kaming special na toyo. Coconut May toyo din? Coconut aminos po ito. Pang marinade, pang enhance ng flavor, meron po kami. Wow. Meron kaming coconut nectar. Para saan naman yung coconut nectar? Coconut nectar po, ito masarap na pampalaman. Pag inuubo ang bata, honey po ito eh. Kaya parang honey. Parang honey. So, meron sa mga produkto natin, meron po tayong coconut jam,
coconut butter. So, ang butter po natin ay madaming product. Meron kayo coconut flour. Napakalaki ng market potential. Ang coconut flour pang malalaking kumpanya. Meron po coconut pure coconut oil. Marami malaking kumpanya na sila, Amy. Na pwede nating explore. Pioneer eh. Alam niyo po ba, Doktora Amy? Yes po. Ito pong coconut natin, kumpleto na sa bahay natin. Yeah. Wala ka nang hahanapin ka pa. Wala ka nang hahanapin pa. Kapag meron kanya. Mapubuhay ka. Nang hindi ka kukuha sa ibang lugar at healthy ka pa, galing sa coconut. Kailangan mo lang. The best claim. Kailangan magawa niya ng slogan, Francis. Opo. Galing. Kaya naman po tayo nabubuhay. Di po ba kailangan natin ng pagkain? Ba't naman tayo kakain? Ay because kailangan nating mabuhay. Ay ano naman kakainin natin? Kaya kasi tayo ang tao nagkasakit kung ano-ano nang kinain natin na corporate food. Yeah. Corporate food. Ang ibig ko sabihin ng corporate food. Nung namahuan na anong chemical? Na yes, pinuntos sa mga malalaking kumpanya commercially na pinakain sa atin. Pero sa totoo lang, we can produce food in our own backyard na tayo ay makakagawa ng pagkain na kailangan natin. Na naturally. Yung nutrients na kailangan, yung energy, yung protein, yung minerals, amino acid, is in our backyard, especially in coconut. Kaya pag sa coconut, kailangan mo ng energy. Ngayon po kaya nagkakasakit ng diabetic dahil ng carbohydrate sugar. So ito, yung mga nagke-keto diet, we are more on fat than sugar. It is a healthy fat, not bad fat. Agree ako dyan. We need amino acid, we need sugar, we need water. Yung coconut water, wala ko ditong coconut water eh. Yun pa. So, may magamit, tinatapo namin. Coconut milk. Yes. So, protein. We have the protein concentrate galing sa coconut, yung salatik. Opo. So, hindi na ho, vegan ho siya. Hindi na, we don't kill animal to produce food. Dito pa lang sa coconut, kompleto na po. But the problem, kulang siguro. Opo, di naman talaga yung tree of life ang coconut nang wala lang, di ba? Yeah, really a tree of life. Parang may product na pwede nating magawa. And Sir Francis, maraming salamat din po sa pagsama salamat sa din, amin. Salamat din. Pasensya na ha. Napakadami namin natutunan ni Doc Cora. Ako medyo tumahimik ako ngayong episode kasi gusto ko nang namin. Ako din. Pareho tayo. Ang galing magpaliwanag ni Francis. Opo. We hope, sir, na hindi ito yung aming una at huli na makakasama namin kayo. Sana yung next time may ma-invitahan po namin kayo. Welcome po. Salamat po. Okay. Just message me, Amy. Salamat po. Thank you po, sir. And encouragement po sa mga kababayan natin na gusto po magsimula sa business po ng Coco Products. Ay, salamat. Lagi kong advocacy yon kasi nga mahihirap yung coconut sector natin, yung coconut industry. Actually, sa mga among the coconut farmers is the poorest one. And sa statistic natin, 25% of population natin is coconut farmers. So, nakakalungkot sapagkat ang coconut industry natin ang pinakamalaking industry ng Pilipinas. Alam niyo po ba, out of 81 provinces, we have 68% ay coconut province. Among 1,500 municipality, more than 1,100 is coconut municipality. And we are occupying 75% of our land is arable for coconut production. And we are number 2 in terms of land area. We are number 1 in terms of export. We are number 3 in terms of productivity. Why is it that our coconut farm is very poor? Hindi lang poor, very poor. Yeah. Ito ang malaking tanong sa ating industry. Bakit ang private sector, ang government, ang Pilipinas, hindi makahanap ng solusyon para mapaangat ang antas ng kabuhayan ng mga magsasaka? At yun po yung malaking challenge sa ating lahat. Sa atin din po, kasi kaya nga yun ang aming ambition po namin, ayaw na naming makita na maraming coconut farmers na mahirap. We want to see that coconut farmers is not poor. We have a social mission. We want to create employment in the rural community. Kung sinasabi ng gobyerno na sa atin, balik tayo sa Linang, balik tayo sa Bukid, balik tayo sa probinsya.
oh, ay ang nariyan sa probinsya coconut plantation. So dapat magtayo tayo ng mga enterprise ng mga trabaho para sa mga tao nating mahihirap sa coconut industry, nag-aral man o hindi. Kasi yung coconut industry natin, ang potential ng Pilipinas. So sana po, sa pamagitan ng maliit naming kakayanan, para mag-advocate, magturo, ipakilala itong kagalingan ng coconut product natin, matulungan kami ng pamahalaan, ng private sector. Alam niyo po ba, ito lang ho ang panlaban natin sa ibang bansa. Because there are many countries who are very rich. Expert. Na wala naman silang nyog. Our strength is this, in terms of agriculture. Develop our coconut industry. Kasi kung mag-develop po natin yung coconut industry natin, uunlad yung mga Pilipino. Alam nyo ba, Doktora, we have 105 million Filipinos. Yung coconut natin, itime stream mo yan. We have a 300 million mahigit na coconut. Isipin mo kung sa isang puno ng niyog, kikita tayo. Mm-hmm. At yung isang mamamayan natin, mabubuhay sa tatlong punong niyog at possible naman sa technology. Hindi wow. na tayo maghihirap. Mm-hmm. We just improve the industry in terms of production, high value processing, and marketing. Kasi ang daming bansa nangangailangan ng ating yes. coconut. Correct. Mm-hmm. Ito pa lang po ang aahon ng ating ekonomiya. Ito na lang. Ito na yung advocacy natin sa agriculture, sa coconut farming lang at sa kanyang byproducts eh. 'Di ba? Yeah, Amy, nasolve na yung ating mission vision dito sa mag-agri sa agri tayo. Agri tayo dito. Ano po? Yes, yes. Our strength is coconut industry because we have this kind it is embedded sa ating bansa. Talo tayo sa palay, sa ibang mga crop, sa vegetable, but we have strength in this coconut. At siguro dapat nating bigyan pansin ito ng ating pamahalaan ng lahat. Lalo na sa panahon ngayon na nagkaroon tayo ng opportunity because of this pandemic. We can help our country. Let us tulong-tulong po tayo. Ang mga Pilipino, huwag na ho kayong bumili ng iyon lang ho. Maitutulong na encouragement ko sa iba. Kung kayo po'y Pilipino at gagamit kayo ng oil sa inyong per capita consumption, huwag na ho kayo mag-isip ng ibang oil. Coconut oil na lang. At kung maaari, virgin coconut oil. Doon pa lang ho, matutulungan na natin ang ating coconut farmers. Huwag na kayo mag-asukar ng iba. Coconut sugar na lang. Huwag na kayo uminom ng soft drinks. Coconut water na lang. At matutulungan na po natin ang ating ekonomiya. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong dalawa po sa ating mga ka-agri-tawidyan. Sana po ay magkaroon tayo ng bagong pag-asa. Lalo na ngayong nasa pandemic tayo. Sana paglipas ng pandemic ay mas maunlad ang ating buhay dito sa atin, lalo na yung mga magsasaka ng coconut. Salamat po ng marami. Thank you very much. Maraming salamat po ulit, Sir Francisco. Agree tayo dito. Agree tayo dyan, ha? Good luck and more power. maraming salamat po. At isa nga po kayong inspirasyon para sa amin. And Dokora, thank you din po sa magsama hanggang sa susunod po. Ito po ang Agria Kajan. Agria Kajan.